Jesus. Good morning po. Ngayon po eh mag-alas 7 ng umaga. Kakakain lang po namin ng umagahan. Dito na po kami kumain na sa school. Dalawa ni Mrs. Dito po kumain. Papakita po na po sa inyo ngayon kung ano yung tsura ng namin na sito. Kaya dito sa may gulong. Sa may malapit sa basurahan. Papakita ko po sa inyo. Nandito po sila. Ito na po yung kain namin sito dito. Siguro po ito, mga 4 na araw na. Kaya na po yung tsura niya. Malaki na po. Mabilis po kasi yung lumaki sitaw. Gawa nga po ng iyan ay baging. Kaya po mabilis po siya umaba. Yan. Pero po yung iba, nahuli nga po ng tubo. Yan po, medyo maliliit lang. Maliliit pa. Pero okay po yan. Okay lang yan. Yan ngayon po, ayan, may sprinkler. Para po mabasa yung mga dahon. Kasi nga po, yung mga sitaw na bata, ang gusto po niya, laging basa. Kasi nga po, malalambot po yung mga puno niya. Kaya dapat po, laging basa. Po, ito po yung papaya. May mabilis pong lumaki yung bunga ng papaya. Mabilis pong lumaki. Mababa lang po yung puno yan. Yan po, Edward. Mababa lang po yung puno ng papaya na yan. Tapos po, ito mga sili namin dito. Yung mga sili namin na piyatabaan ng isang araw na tinilig. Ayan po. Maganda na po yung mga bunga niya. Tapos po, patuloy po siya namumulaklak. Yun po ang kagandahan sa ginawa namin sa sili na to. Ginambulan po namin siya at saka piyatabaan po namin. Ayan po. Yung mga bulaklak po, nagiging buko na. Nagiging sili na po yung mga bulaklak. Yan. Marami rin po ito. Sana po mapaganda pa namin. Yan. Pero po itong mga talong na to, baka po tanggalin na po namin yan kasi nga po hindi na po gaganda rin yan kasi po maliliit. Maliit po yung puno. Yan po yung sili. Mata nyo. Ilang araw lang po, yan ay pupula na. At mapapakinabangan na. Kasi ito po yung isang papaya. Ito po yung isang papaya na to. Yan po, mataas po ito eh. Yan, pero po maraming bunga. Yan. Mas mataas po ito ng konti sa isa. Tapos po ito yung mga bayabas. Malaki na po yung bayabas. Yan po eh, 4 na piraso, 4 na puno po inalay ko sa hilera na to. Bawat ano po kasi, nalagyan ko ng mga bayabas para pinaghiwa-hiwalay ko po yung mga puno ng bayabas para, yun nga, para hiwa-hiwalay yung pipitas. Yan po. Ito po, meron din po akong puno ng bayabas dito. Yan. Malaki na po. Pinapalagaan ko po sa mga bata. Yung mga bata po ang nagambol nito. Tinuruan po yung magambol yung mga bata. Yan. Tapos, sila din nagdidilig ko rin. Masarap po kasi magturo ng bata. Tapos po yung mga ano rito, mga time namin na sitaw dito, nasitubo na po. Tumubo na po yung mga sitaw. Kaso nga lang po, sobrang dami naman na tumubo. Kaya ayan, tumubo na po. Sobrang dami po na tumubo yung sitaw, kaya baka magbawas pa po kami dyan. Kasi po, tumubo lahat yung itinan ni Kaemon. Masyado po magkakadikit-dikit yan. Po, makita nyo. Ayan po, tubo na sila lahat. Kaya, ayan, tapos nakarid na itulos namin. Ang mangyayari po nyan, gagapang na lang po sila dito. Papunta dito. Gagapang na lang po namin dito yung sitaw. Sa mga bawat tulos na yan. At saka po pagka sobrang lago talaga, ang gagawin na lang namin, magdadagdag pa po kami ng tulos para po may gapangan yung mga sitaw kasi po masyadong makapal yung night time ni Kamu. Ayan po yan. Ito po, marami na rin itong kaming anin dito pagka ito napaganda namin. Kaya mo. Ayan po. Hapon na naman. Nandito pa rin po ako sa school.
dinidili ko po kasi yung mga sitaw namin. Kasi nga po, matindi sikat ng araw. Binalagyan po sa sprinkler, palipat-lipat po yung sprinkler para po pumalantay yung mga sitaw. Yan po yan. Tapos po bukas po ng hapon, magtatanim po kami ng kayamon dito, ng kamatis. Tatayin na po namin kasi po, uwi na po bukas, nung simula nung pinili namin, yung punla ng kamatis doon kay Aga Seedling sa may, ano, sa may Tabuan. Malaki na po, pwede na po siyang itanim. Kaya siya, itatayin na namin bukas. Bukas po ng hapon para po malamig. Kasi po sa, ano, pag sa umaga namin tanim, mainit po kasi. Baka po balat talaga yung tanim ng namin kamatis, sayang lang po. Kasi nga po, yan yung dragon fruit. May mga lumalabas na naman po na, ano, bulaklak na maliliit. Yan po, marami na po lumalabas. Kaya tuloy-tuloy yan para dumaya po yung bunga. Kasi po, pag hindi tumuli yan, po, konti lang po yung bunga. Yung bunga pa lang po nito na malaki. 18 po. 18 po yung ganito. 18 po yung ganito. Tapos po, yun, mayroon isang bubukas. Ayan, siguro, sa mga ilang araw pa, bubuka na yun. Tapos nga po, ayun, kahapon, may bumukang isa, may nag-bloom na isa. Ayun, sa gawiron. Ayun po. Tapos po, ito, baka po, next week na to, pwede na pong pitasin. Ayun po, maganda po yung tubo niya. Diyan po siya tumubo sa dulo, pinakadulo. Yung isa po kasi, yung andito, pinitas na po ng anak ko kahapon, kasi nga po, kinagat po ng langgam. Kinagat po ng langgam yung bunga. Ayan po. Pero in-spray ko po yan ng ano nung isang araw. In-spray ko po nung ano, ito po mga poste. In-spray ko po ito ng 7, yung mga poste, pagpatay ng langgam. Hindi ko naman po na-spray itong mga bunga kasi po, malaki na. Ang in-spray ko lang po yung mga poste. Hinanap po lang po yung marami langgam para po huwag kainin yung mga bunga. Ayan po, marami po lumalabas. Ayan. Sa mga dulo po, lumalabas yung mga bagong bulaklak. Ayan po. Dito po namin tatanim bukas si Kaimon. Ito po ano, 200, ano po yan? 200 plastic po yung tataniman namin yan. Kasama na po ito maliliit. Tapos po, ito po yung punla malaki na po. Nung binili ko po ito, maliliit lang. Pero po ayan, sinanay ko na po siya sa araw. Kaya po ayan, ganyan po itsura niya. Pantay na po siya bukas. Bukas nga po ng hapon. Po, dito po ako nakasaya sa isang motor ko na to. Kasi nga po, yung isang motor ko na kolong-kolong, na-flat po yung gulong. Ayan po yung gulong, pinabulkanize ko po. Kaya po itong kolong-kolong ko na isa ang ginamit ko. Yan. Kala ko po kayo na uulan hindi po tumuloy Nakakainip ulan Nakakainip po yung ulan kasi nga po sobrang init kaya nakakainip yung ulan. Dapat po talaga umulan na kahit pa paano. Ito pong naka-sprinkler na to, kapapandal ko lang po yan. Inilipat ko po kasi kanina roon sa may sitaw na yung maliliit. Kaya po dito lang po dito ko lang po nilagay. mamaya pong gabi, inilipat na lang po yan yung night guard. Night guard na po bahala dyan, pagbibilin ko na lang. Yan po, malaki na po kasi nakakatawa po yung mga sitaw ko dito. Mabilis po lumaki. Saglit lang po ito kami aanya ni Kaimon dito. Mahigit lang po isang buwan to kami harvest na ni Kaimon dito. Ayan po, bilis lumaki. Ang ganda po ng tubo niya. Marami rin po ito pagkaya po ito nagbunga lahat. Maganda po kasi may sprinkler na ganyan para nababasa yung mga dahon at saka yung mga lupa. Ayaw naman po rin na masyado maraming tubig niyan. Ika nga po, yun lang tamang nababasa. Po, ito yung mga talong. Mabilis lumaki. Ito pong talong na ito, nilalagay ko sa mineral water. Mga siguro, palipas pa po ako ng mag-isang linggo dyan. O next week po siguro, pwede nang ilipat yun sa mineral. Kasi nga po, kailangan na, ano yung ugat niya? Kailangan na dumami ugat o no. Tumigas muna yung ano, puno ron bago ko sa ilipat. Kasi nga po, ilalagay ko sa may mineral. Tapos po ito, kanina, tinanggal ko na po itong ano dito. Yung halaman dito, tinanggal ko na po yung bulaklak. Pukuhanin ko na po yung lupa nito.
para po ano maging maliwalas naman. Eh, kasi nga po eh parang ano po ang tingnan. Pagka po makapal yung halaman dito, eh hindi po maganda. Saka po luma na yung kahoy, kaya po tinanggal ko na. Papalit na ko ng po ng iba na siguro to. Baka po itong baldi na to lalay ko dito. Yung mga baldi po niya, nanghihilera ko dyan. Yan po ang tatanim ko dyan. Sige po, taga dito na lang. Eh, oras na rin po na uwi yan. Ako po ay uwi na rin. Kasi po, gabi na rin. Mag-alas 6 na po ng hapon. Kailangan ko na po umuwi. Eh, ako lang po mag-isa dito. Baka po inahanap na ako sa bahay. Ayan po, kung makikita niyo, nakita niyo mga bunga ng dragon fruit. Siguro po, next week, pwede na po pitasin yan. Meron po bumibili niyan. Bibenta po namin sa bibili. Kahit na konti lang, okay na rin po yan. Basta po may mapagbilan. Sige po, agad dito na lang. At sana po, gaya ng layo sasabi. Kung wala po kayong tanim, magtanim po kayo. Para po kayo, merong anihin. Sige po, salamat po. Ingat po tayo lahat.